So, hi guys! Pag-usapan natin yung first ever income ko sa YouTube. So, may income na si Queen Jess! Ano ba yan? Sa tagal ko guys, nag-YouTube. Ayan, nagbuga na din ang aking pinaghirapan. Actually, sabay kami ng ate kong nag-start ng YouTube. Inaya ko siyang mag-YouTube. Pero after a year, one year ata yun, nakapag-monetize agad siya. Tsaka kumikita na siya monthly ng 5K. So, ang 1,100 na threshold, o yun yung pinaka, ano mo, every time nakaka $100 ka, automatic, ibabayad yun sa'yo ni YouTube. So, dapat 100, hindi siya bababa ng $100, or pwede mo siyang itaas ng 200, ganyan, bago siya sa'yo ibigay. So, nilagay ko is 100, kasi nga, siyempre, ang hirap nga yung bunuin, guys, yung $100. Pag, lalo na pagbaguhan ka, tsaka hindi ka naman din talaga ganun kasikatan sa YouTube. Puro lang naman din ako mga tutorial, daily life, daily vlog, diba? So, ngayon, after a year, matagal, guys, bago ako nagkaroon ng ito, ito pa lang yung first na income ko. Yung ate ko is talagang kumikita na siya sa YouTube, which is mga challenge yung ginagawa niya, okay? Hindi siya yung gumagawa, may mga pinapagawa siya. So, every month, 5,000 yun. So, diba, nakaka-excite. So, ako, itong anong to, itong year na to, year 2 guys, sa hindi month, itong year na to, napuno na ko na yung threshold na $100. Yung ano ngayon guys, mataas yung palitan ngayon eh, 57.42 ata yung peso. Tapos yung, di ba, every $1 is 57.42. So ngayon, oo, meron siyang mode of payment or pwede ka mamili kung saan ka babayaran through cheque, through Western Union, pero wala na ata ngayon Western Union guys, and through bank. Ang maganda naman ngayon is meron na siyang banko. Pwede ka nang mag withdraw through bank. So, sa banko lang kasi, yung bank mo is nagbabawas pa siya doon sa income mo sa YouTube. So, kung magkano yung cut nila, ibabawasin nila yon. So, sa YouTube, nagbabawas sila ng tax, pero maliit lang naman, para 100 plus, ganun. Tapos, doon sa bank, nagbawas sila sa akin ng 300 pesos. So, yung income ko na $100, which is dapat 5-7 ganun siya, papatak siya ng mga ganun, computing nyo na lang. Ayun, nakuha ko is 5-3. Kasama na yung mga kaltas din guys, nakaltas na siya lahat. O, diba, saan mong lupalop ito, guys, aanuhin? Diba, dadamputin sa panahon ngayon. Ang hirap kumita ngayon ng pera, diba? Saan mundo mo ito dadamputin, diba? Naisip ko, yung mga vlogger, content creator, kaya pala masyado nilang siniseryoso yung pagbablog, yung mga content. Kasi nga, yes, may pera pala talaga siya. So, natutuwa naman ako kasi dahil sa hilig ko mag-post, sa hilig kong mag consistent akong mag upload ng videos. Kasi hindi naman madali guys mag-upload ng mga videos. Pero kung hilig mo talaga siya, hindi siya mahirap sa'yo. Madali lang siya sa'yo. Para na siyang nagiging routine mo na siya everyday na kailangan mo siyang i-post. Ganun siya. So parang hindi siya sa'yo nagiging trabaho. Kaya para sa akin, since hilig ko siya na mag-post ng kung ano-ano, hindi siya sa akin mahirap. So ayan, bigla na lang, diba? So para ang nangyari is, yung hilig mo is yun, para din sa pananay ko, diba? Yung hilig mo is pinagkakakitaan mo. Ayun siya, ito yung first ever na income ko sa YouTube. At sana magtuloy-tuloy na, kasi nga, syempre, masaya pala na nakaka-receive ng income, no? At ang maganda pa dito, hindi ka papahirapan ni YouTube na mag-receive ng income mo. Automatic sila, isend nila sa kung anong nakalagay mo sa ano mo, mode of payment mo. Tsaka i-update ka nila na nasendan nila yung payment, ganyan. So, automatic siya. Hindi kanila yung papatanungin pa sa kanila, kumusta yung payment ko, nasaan na, babayaran nyo pa ba ako, ganun. Hindi. Talagang automatic isend nila yun sa account mo. So, that's it guys. So, bye!